Magandang araw mga kutingting. So welcome ulit sa aking munting vlog. Bagoan lang po kayo, po kayo may mag-like and subscribe para po updated po kayo sa aking munting channel. For today's video mga kutingting, may gagawin may bibigay ako na tips para sa ating lahat, no? About po sa ating washing machine, paano po natin ito maiingatan at tatagal yung life niya. So bibigyan ko kayo ng mga kunting tips. Ito po, etong may nagtanong kasi sa ano, comment section ko kung okay lang ba yung washing is pupundohan daw ng tubig. So sinagot ko naman siya para sa akin at ayon din sa experience at idea ko. Kaya mabilis po masira yung washing kapag pinupundan siya ng tubig. Bakit po? Dahil yung washing machine po natin, alam po natin, itong ilalim ng postulator niya, mayroon po yan dyan siyang oil seal or water seal. Maliit lang po yun ng goma. Sa taas po yun ng gearbox. So ito yung gearbox. So imagine nyo, ito yung nasa ilalim, no? Nandun sa ilalim, nag-iikot. Ito pong water seal nya, so nakikita nyo yun, no? Kapag po tumatagal, palaging pinupunduhan yung tubig, yung washing natin, siyempre, yung oil seal natin, darating talaga sa point na masisira yan. Kasi pumupundo eh. Hindi niya luluwag yung ano nyan, yung gilid. Dadating talaga po sa point yun. Ang pinagkaiba lang po sa hindi kinupunduhan ng tubig at pinupunduhan, kapag po nagpupundo kayo kasi, may pressure kasi yung tubig, lalo na't puno. Sorry, maingay. May pressure kasi yung tubig, lalo na't puno. Talagang kahit konti lang pumasok dyan. Pag pumasok po yung tubig dyan, sasama po yan sa grasa. Pag pumasok na po yan dyan ng konti-konti, dyan na po masisira yung gearbox natin. Kapag po yung tubig sumama na sa grasa, eh yung gearbox natin sa loob, mga plastic lang. Kaya minsan napapansin nyo, kapag nag-washing kayo, pag umiikot yan, maingay, krrrr, magaganon. Yun po yung sanhi niya. Dahil po yung tubig nakapasok dun sa loob. So, yun, ganun lang po mga kutingting. So, suggestion po na wag po natin pupunduhan yung washing machine natin para po hindi at para po matagal masira. Tapos pangalawa, itong timer nya, so tinanggal ko, sampon na lang natin. O, pasang pa natin, sampon na. Ito yung timer nya, kapag po yan natin inikot mga utingting, nagay natin sa 12, huwag po natin ibabalik. Nagaganon. Kasi masisira po talaga. Even though hindi naman kagad masisira yan, pero darating po talaga sa point na babalik na lang yan. Kapag pinihit mo siya, tapos ibalik mo ganon kasi nag-brown out. Mga kutingting, kapag nag-timer po kayo, pabayaan nyo lang po yan, babalik naman po yan sa kanya. Kahit hindi po nakasaksak yung washing natin, yung timer na yan, babalik lang po yan sa kanya. Meron po talagang mga timer na maselan mga kutingting. Yung parehas ng LJ washing machine, yung dual na timer, kapag po yun, binalik ng 3 beses, pabalik-balik, automatic po yun, nasisira agad. Yung LG. So, ikatan po natin yung mga washing natin. Tapos, kapag ito din, importante din to mga tingting. Yung, habang nag-washing tayo, dapat po yung hose na yan, nakababa lang yan. Okay, nakababa po lang yan siya kapag nag-washing tayo. Bakit po? Kasi po, dito sa part na to, dito sa taas, may limit po kasi yung washing natin. Kung hanggang dito lang yung tubig natin, pag umoverflow po yan, automatic po yan ilalabas na doon sa yung tubig sa hose. Pag nag-overflow yung dami ng tubig, lalabas na po yan dyan.
Ngayon, kung itaas po natin yung hose tapos nag-washing kayo, saan niya ilalabas yung mga excess na mga tubig, di ba? So wala siyang lalabasan. Kaya ang mangyayari, papasok din dito sa taas, aangat. At alam naman po natin na kapag umangat yung bula, yung ditong part na yan, nandyan po yung timer natin. Diyan, magugulat na lang kayo may ground. Diba? Magugulat na lang kayo may ground. So ganun, dapat kailangan nakababa po talaga yan. Para ang purpose nyan, yung mga excess niya na tubig lalabas. Okay? So ganun lang po siya mga kakutingting, no? Sa dual na washing yung may dryer, importante po talaga nakababa yun. So i-explain ko rin din yung bakit. Susunod ko na ng mga vlog. So ganun lang mga kutingting. Salamat sa pagsubaybay at sa suporta, no? So ngayon lang uli ako nakapag-post dahil po napaka-busy. Busy talaga. Thank you.